Hi, good day everyone. Welcome to our weekly live session. So salamat po sa mga mag-view po ng video na ito. So for everyone, we are doing this video weekly every Friday 8 PM and we are answering comments for the week on our social media accounts. So on our social media accounts, and also we are doing project presentation or any updates no sa mga projects, or maybe soon gagawa din kami ng mga listing no, yung mga real estate listings na naman yung ipepresent natin no, yung mga ready for occupancy siguro, or yung mga four by type naman, by 4 bedrooms, by 3 bedrooms na per area na location. So for this week, project presentation muna kasi marami pa tayong project na ika-cover no, kasi marami tayong project dito sa Cagayan de Oro City at nearby na mga areas and cities and municipalities. So yan. Okay, so ang gagawin muna natin ngayon is first is titingnan muna natin yung mga comments or mga inquiries, then after magpe-present po tayo ng isang project dito sa Cagayan de Oro City. So for everyone po na mag-review ng video na ito, please do like and share the video para mas marami pong tayong matulungan at matulungan na makakuha ng bahay, magka-idea kung ano po yung mga project or mga properties na pwede kunin, or mga kung may mga katanungan, feel free to comment below also. And also sa mga gusto magpa-shoutout to greet their family, friends and loved ones, feel free to comment below your city or country where you are now. So yan, okay. So, huwag natin patagalin na masyado. Let me check lang po yung connection kasi medyo na-delay tayo sa pag-start no, ng mga around 2 minutes or 3 minutes kasi medyo malakas yung ulan dito kanina. So, and also nagka-problema po sa connection. But hopefully, tuloy-tuloy na po itong connection no, and hindi tayo mag-loss ng connection in a while. So, okay. So, let us proceed to the mga inquiries sa ating social media. So majority po ng mga comments is from our TikTok na account no. So yan po yung ating sasagutin ngayon for this video. So sa TikTok kasi marami pong nagtatanong dito. Okay. So let me check our TikTok account. So nakikita na po ba? Okay. So, let us. So, ito po, marami pong nagtatanong sa itong rent to own or yung 5,000 monthly na house and lot. So, majority po ng katanungan dito is location. So, for the location po, this is located at Malanang Opol, Misamis Oriental. So, dito po yan sa Misamis Oriental na project, no? Sa Malanang Opol. So, if you're familiar with this, malapit lang po ito sa Cagayan de Oro City na project. So, ideal po itong project na ito sa mga nag-work po nearby sa Opol or kahit sa Cagayan de Oro City nagtatrabaho kasi one ride lang po siya papunta ng city proper ng CDO, no? So, from the subdivision itself, no? Sa loob ng subdivision, meron po silang modern jeepney na one ride going to Gaisano na po siya dito sa Cagayan de Oro City. So, that is the advantage of this project. Kahit hindi po siya within CDO, but yung accessibility niya papunta ng CDO is very accessible po siya. Kasi meron po siyang public transportation and also very accessible to private transportation. The advantage of this property naman po, kahit wala kang vehicle, yun, may transportation. At kung may vehicle ka man, maganda pa rin itong project na ito. Kasi yung unit, every unit is meron po siyang parking space or carport no at the side of your house. So may sasakyan man o wala, wala problema dito sa pitch 4B. So okay, so majority talaga ng mga katanungan is location no. The ano yung maganda dito na project, bakit rent to own po siya? So yung promo kasi nila compared sa mga iba-ibang projects no, usually kasi kailangan pang bayaran yung full na down payment no? Per developer or per project, magkaiba naman po yung mga quotation and mga promo. But for this particular project, yung Pitch 4B, yung promo nila is instead of paying the full down payment amount one time para makapag-move in, that is the usual no for the developers, yung ginawa nila dito is kahit 6 months lang out of the
total months of the equity. So halimbawa may mga units na 36 months yung equity or 48 months, yung mangyayari is kahit 6 months pa lang ang nabayaran, pwede ka na makapag-move in. So yung available units lang naman nito is ano na lang po, 4 units na lang as per viewing natin a while ago, no? So nasa 4 units na lang po yung rent to own. Then may available pa silang ibang units na the same yung itsura but hindi na po siya rent to own in the moment, no? Kasi ongoing pa yung development for the other units. So maybe next year baka rent to own na po siya. But for now, may 4 po tayong natitira for this unit. So, okay. So ano pa yung mga katanungan dito? So usually talaga location po, no? Location po yung katanungan dito. And also for the quotation, feel free to comment below sa ating live, no? Para ma-PM po namin yung quotation. And also, if we may ask you your age, no? Para mabigyan po namin kayo ng quotation according po sa ating age, no? Kasi kung kumukuha kasi tayo ng mga properties na mga installment or through financing, yung age natin will matter, no? So, will matter sa approval. So, kung the younger we are, the longer the term and the lower the monthly amortization. But the shorter the term, mas higher po yung monthly amortization. The advantage of the short term na mga approval is madali po tayong matapos. Yun lang, mas mataas yung monthly amortization. So, that is why kung nag-i-inquire po kayo sa amin, minsan nagtatanong po kami ng inyong age or occupation kasi meron pong mga slight difference sa approval, no? So, yung ginagawa namin, sinasubmit namin sa mga developer at bibigyan din kami ng mga set of approval, no? So, halimbawa, kung nag-a-apply ay 30 years old for pag-ibig financing, then we can go to for the maximum of 30 years. But halimbawa, 50 years old na po yung nag-apply, we can apply for 19 to 20 years na lang po. So, mas short po yung term, no? Still, the same na lang naman yung total contract price. So, walang difference sa presyo. Yung difference niya lang talaga is yung monthly amortization po sa pag-ibig. And also, magkaiba na din po yung required income. Kasi kung mas malaki po yung monthly amortization, mas malaki din po yung required na monthly income. So, for the required monthly income, usually, nasa 30% po siya, no? Ng ating monthly amortization. So, halimbawa, kumikita, yung monthly amortization is nasa 30,000. So, yung required income is nasa mga 100,000. So, pero for this one, nasa mga 5,000. So, nasa mga around less than 20,000 lang po yung required income for this property. And it will depend din po sa ating age, no? So, yan. Hopefully, na enlighten po natin, no? So, nakatulong po yung information sa paghahanap nyo ng property, no? Kasi maganda yung alam po natin yung mga certain approval para may idea po tayo kung ano yung mga property na mas madali tayong ma-aprubahan para hindi tayo masyadong matagalan sa pagkuha ng property. Kasi the more tayo natatagalan, the more din po nag-i-increase yung value ng property and the more din nauubusan tayo ng available units. So, some of you may have experiences na po na may nagustuhan na kayong property, gusto nyo na i-reserve. Then, pinag-isipan nyo pa ng matagal, which is good naman, no? Kasi dapat lang pag-isipan yung pagkuha ng property. Kaso lang, medyo natatagalan ng masyado. Yung nangyayari is, by the time you decide na kunin na yung property, either dalawa yung nangyayari, nasa-sold out yung gusto mong property, or second, is nag-price increase na po siya. So, it may be na pasok pa rin sa budget, or for some na, above na po sa kanilang budget. So, nangyayari is, naghihintay naman ng another opportunity na makuha ng property or makita ng property with napasok sa budget, which is, the more tayong natatagalan, the more din nag-i-increase yung property. So, the more din nga medyo nahihirapan na ipasok sa budget yung pagkuha ng property. Kaya, yung nangyayari sa iba, hindi na lang kumukuha kasi naabutan na po na maraming price increase. So, there's nothing wrong naman sa pag-iisip kasi dapat lang talaga pag-isipan kasi this is a lifetime investment and itong decision na to is makakatulong talaga and kailangan pagdesisyonan as a whole, no, as a family or as husband and wife, kailangan talaga siyang pag-usapan. Pero yun lang, the more po tayo mas knowledgeable or may alam sa pagkuha ng property, the earlier we can decide and we can decide to pursue the property or not, no. So there's nothing wrong if ayaw natin i-pursue the property. But the advantage is kung may
alam po tayo ahead sa mga pasikot-sikot or mga ideas na mga policy or mga approval, then mas maganda yung pag-decide po natin. So, huwag kayong mag-alala, no? Kung hindi nyo pa alam yung mga ganitong tipo ng mga information or mas gusto nyong malaman or maintindihan pa ng masyado yung regarding for with this approval, you can call us anytime, no? After this live video, we can receive calls or chat or video calls para mas maintindihan nyo po yung especially for this property, yung itong rent to own, kung ano po yung scheme niya, ano po yung kanyang mga policy or approval. So, yun po. Feel free to call us or contact us anytime. Okay? So, sa mga nagtatanong, and also for our TikTok account, we cannot reply in all comments, no, kasi meron din po siyang limit. So, we would like to apologize if we cannot reply with all comments kasi meron po siyang limit, no. Mababahan po tayo if we will reply fast nang mabilisan sa TikTok na account. Okay? So, konting awareness ka lang, medyo maingay kasi nasa main road po tayo. Nakatira tayo sa main road, so maraming mga sasakyan na dumadaan. So, I apologize lang po kung mayroon pong medyo maingay sometimes. Okay? So this is another property na na-post natin ito sa TikTok. So, this is a 3K monthly house and lot located at Bayanga, Cagayan de Oro City. So, the name of the project is Forever Homes Bayanga. So, ito po yung katanungan ni Ma'am Helen Sencio Doloso. So, ito ma'am sa Cagayan de Oro City, sa Bayanga, Cagayan de Oro City, right after Macahambus Cave. So, if you are familiar with Macahambus Cave, after nyan is, ito na pong property na ito. Ito pong Bayanga na Forever Homes Bayanga. So, this is a 3,000 monthly amortization na house and lot with no reservation fee. So, we can reserve the property without paying anything for now, no? So, yung gagawin lang po is to submit the initial requirements. Check ko lang po kung may mga nagtatanong, no? Okay. So, yung mga initial requirements lang po, halimbawa, is 2 valid ID with 3 signatures and income documents. So, ano naman po yung mga income documents? So, for the income documents, so kung nagtatrabaho po tayo, is usually payslip, no? 3 months payslip or 1 month payslip. Yung developer might consider 1 month, pero yung standard is 3 months. Certificate of employment with compensation. Kung wala namang compensation din, kailangan ng payslip para makukonfirm yung income. And pwede din po job contract or contract sa trabaho na may nakalagay din na income. Kung wala, i-support yung payslip. Kung wala ding payslip, kung direct to bank account, then bank statement. Then kung halimbawa, kumikita tayo through commissions and incentives, we can also submit commission vouchers and incentive vouchers or incentive slips, no? Yung mga natatanggap natin na commission or incentives for those people na nasa sales po, no? Katulad ko. And for business is business permit and ITR. So, yun po yung usual na requirements. Then, sometimes, humihingi din po sila ng bank statement po. So, nagtatanong, how about sir if OFW? So, the same lang po yung requirements ng OFW upon reservation. Same lang po siya sa mga locally employed dito sa Pilipinas, no? Or yung locally employed. So, same requirements. Yung difference lang talaga sa requirements sa OFW is in the future, kukuha tayo ng SPA form, no? Or magpapakonsularize or notarize po tayo ng SPA, no? Para ma-authorize po natin or maging legal po yung mga signature ng authorized person niyo po. Halimbawa, if ikaw isang OFW dito sa ibang country, no, halimbawa o isa kang OFW, then gusto mong kumuha ng property dito sa Cagayan de Oro City, nag-inquire ka sa amin, then nakapag-reserve ka na. So in the future, syempre yung magpipirma ng mga documents is yung representative niyo po. Halimbawa, married po kayo, so yung spouse niyo yung representative ninyo dito sa Pilipinas. So para maging valid po yung kanyang signature on your behalf, we will sign the SPA form. So, ipapakonsularize natin sa embassy if hindi tayo makakauwi ng Pilipinas. Pero if makakauwi tayo before the loan takeout, then we can sign, we can go for the notarize para mas mura lang po siya, no? Pero if hindi po, halimbawa, ready for occupancy po yung kinuha niyong property,
So, consularize na lang po. Okay? So, okay. So, usually, location pong katanungan kasi maraming nagtatanong kung saan yung location. So, guys, aware ko lang din po sa lahat no na I'm a real estate salesperson based here in Cagayan de Oro City and we are currently marketing projects or offering projects here in Cagayan de Oro City and nearby na mga cities and municipalities, no? So, nagmamarket din kami sa usually Misamis Oriental projects and Bukidnon area. And soon, we will be venturing other cities also like Davao, Cebu, and in Luzon area, no? So, but now, we are still focusing on these areas lang po or these cities and municipalities na malapit sa amin para mas madali po yung pagtulong sa mga kliyente, especially on the requirements. While we are still working on the system, online system of helping clients sa kanilang requirements. So, for now, hindi pa siya masyadong perfect yung system. So, once it's complete na po, then we can start catering projects within those areas na po para mas madali na po yung pagtulong namin. Kasi gusto namin kung kumuha kayo ng property, kung may mga concerns man kayo sa mga requirements, mas madali namin kayong ma-assist. So that's why we are still focusing on projects na malapit lang po sa amin. But if you are really interested in getting projects on those areas na gusto nyo po, then we can still help you with that, no? So, okay. So, I guess that is for our TikTok account or TikTok na mga inquiries. So, kung may mga comments po kayo, feel free to comment below, no? Okay. Okay, let me check lang po kung may mga katanungan, no? So, let us check kung may mga comments. So, I cannot see. Okay, lahat ng comments medyo nagbabag po siya. So, okay. So, kung may mga, feel free to comment below lang po, no, sa ating live, no, Facebook or YouTube. Okay. So, now let us proceed na po sa ating project presentation, no. So, yung ipapresent natin project ito na po. So, guys, feel free to comment, no, kung medyo may delay, no, para at least ma- or masyado lang bang mabilis yung pag-i-explain ko sa mga katanungan or mga comments, no, or mga answer po sa inyong mga katanungan. So, okay, let's proceed to this project, no? So, okay. So, welcome to Vilmiro Heights CDO. So, this is a project by Cebu Landmasters. And this is located, no? So, the developer is Cebu Landmasters. So, Vilmiro Heights CDO yung name ng project. So, the location is located at Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Nestled on a hilltop, it offers a 180-degree scenic view of the Makalahar Bay and cascading hills of Bukidnon. So, mga 2.3 kilometers lang po siya from the National Highway. So, this is the property of Vilmiro Heights CDO. So, around 2.3 kilometers lang po siya papunta ng National Highway ng Cagayan de Oro City. So, malapit po siya sa itong mga nakalagay dito na mga landmarks, Del Monte Philippines, Sacred Heart of Jesus Academy, Finma CDO College, Gaisano Puerto, Pepsi Cola Plant, Agusan Barangay Hall, Holy Rosary Parish, Nestle. So, ito po yung mga nearby na mga landmarks. So, para mas aware po tayo kung saan po siya malapit. So, this is also a shortcut, no, going to Bukidnon if you are from Cagayan de Oro City. So, if halimbawa, ayaw mo na pumunta dito sa puerto, no, hindi ka dadaan dito sa puerto, going to Bukidnon, you can go, this is also a road or parang shortcut po siya to save us time going to Bukidnon. So, this road. Also, Vilmiro Heights CDO is fronting Tikwood Hills. So, some of us may be familiar with Tikwood Hills already. So, Vilmiro Heights is fronting Tikwood Hills. So, this property, maganda po ito kasi yung view niya, maganda din talaga. So, okay, let us proceed to the master plan. So, ito po yung master plan ng buong subdivision. Nasa mga 12.2 hectares po yung buong property ng Vilmiro Heights CDO. And also, meron po tayong magkakaibang mga model houses dito, no? So, meron po siyang legend na or color per ano, color per model house po. So, okay. So, around 518 units po yung
total na mga units dito sa Vilmiro with lots ranges from 60 to 140 square meters. So, okay. So, ito po yung brief na kanilang details, no, or description ng mga property. The main architectural scheme of the house is contemporary with a touch of modern cabin look. The use of clean lines in the interior and outer facade without any superfluous accent gives each new home an uncluttered frontage and utterly roomy living spaces. The design focus an open floor plan and prominently feature expansive windows making them perfect for natural light to illuminate the interiors as well as taking in breathtaking views. Each home will be built along its natural terrain. So I will explain that later, no, yung natural terrain kasi meron po silang uphill and downhill per model unit. So providing a variety of options that gives something for everybody that appreciates purity and bright aesthetic. So efficiency plus design equals value. House sizes according to family needs. So ito na po yung kanilang mga houses. So this is the Sita End or Sita End Uphill. So meron pong Sita End Uphill and Sita End Downhill. So I'll explain that later. I'll show you also their virtual tour para mas maintindihan nyo po yung main difference ng mga uphill and downhill units. Kasi yung naka-mention kanina, houses are built under natural terrain. So slightly kung yung terrain ng property or yung property is pa uphill po siya, so slightly uphill din po yung kanyang nasa uphill po yung kanyang model. Kung downhill naman, downhill din po kanyang model, but I'll show you later, no, po sa kanilang virtual tour. So let us check muna. Ito po yung bahay. So this is a 2 bedrooms with a balconette, 1 powder room, 1 toilet and bath and carport. So ito po yung itsura ng bahay. Lot area 80 square meters and floor area is 51.76. So, okay. So, advantage, no, ng mga townhouse is more affordable po siya. And the advantage kasi kahit townhouse po siya, wala namang masama sa townhouse kasi this is a very good investment, no, startup investment, good for startup families, newlywed. The advantage kasi is you are able to live within this great community for a very affordable price kasi nasa townhouse ka nakatira, no? And also, hindi naman, wala namang masama sa pagtira sa townhouse. So, okay. You are able also to take advantage, no, of the location for a very affordable price, no? So, okay. Sita End Downhill. Ito po kanyang floor plan. So, kung gusto nyo makuha ng mga floor plan or yung design ng bahay, feel free to comment below yung nagustuhan yung bahay and I will send it privately to your messenger or you may check our website igclrealestate.com. So once you check our website, we have all the floor plan and pictures of the property so you can browse our website, no, after this video. So okay. So, Sita End. So, the same lot area and floor area. So, currently, yung available na lang po natin dito sa Vilmiro is Sita na po. And may mga reopen din po paminsan-minsan sa ibang unit. Kasi maraming ang kumukuha dito na subdivision. So, Sita Mid. So, nasa mid unit ka or inner unit. So, 2 bedrooms pa rin. And Sita Mid Downhill. So, this is the Dara Uphill. So this is the bungalow house for Vilmiro Heights CDO. So 3 bedrooms, 1 toilet and bath and carport. So sa mga families na mas gusto ng bungalow type na bahay, then this is ideal for you. So malaki din po ang kanyang lot area, 120 square meters with a 56.40 square meters na floor area. Dara Downhill, the same lang po, yung terrain lang po yung magkaiba nila and I'll show you that later. Zuri Uphill, so this is a single detached house and lot. So, 2 bedrooms pa rin siya. Malaki yung lot area, 100 square meters and 51.58 square meters na floor area. Zuri Downhill. Okay. So, meron po siyang konting difference as you can observe naman. Gala Uphill. So, this is a 3 bedrooms, 2 toilet and bath. 100 square meters yung lot area, 60.17 yung floor area. 100 square meters din po, Zuri Downhill, the same. Then, last, Asha Uphill. 4 bedrooms, 2 toilet and bath with a carport.
100 square meters yung lot area, then 82 square meters yung floor area. The same with the downhill. 180.68 yung floor area. So, that is for the quick specs lang po ng mga property. No? So, if you want, no, we have the website and also we can send it privately to your messenger if you want to have the picture and the floor plan individually or for the chosen house, no, yung gusto nyo talaga. Okay, let us proceed, no, sa house features. So, painted walls and partition, tiled toilet and bath with shower, faucet, lavatory, toilet bowl, kitchen countertop, kitchen base cabinet, operable casement windows, balconet or balcony. Meron po siyang service area, clear glass windows, long span pre-painted roof, carport, may carport lahat ng units, then individual utility meters. So, for the finish ng bahay, ito po. So, this is a fully finished house. So, naka-tiles at meron po siyang partition na po. So, for living, dining, and kitchen area, 60 by 60 ceramic floor tiles. Toilet and bath, floor is 30 by 30 ceramic floor tiles and wall is 30 by 30 ceramic floor tiles. Doors, main door, solid panel door, bedrooms, flush door. Windows, 6mm clear glass windows on aluminum frames. Bathroom fixtures, American standard suite or equivalent brand. Kitchen cabinet, base kitchen cabinet with granite countertop. Interior walls finish, painted finish. Exterior walls with wall accent, painted concrete walls and other facade accessories, roof, pre-painted long span. So, ito po ang ating mga amenities or community amenities. So, this community, meron po siyang gate and guardhouse, landscaping, multi-level clubhouse with viewing deck and activity areas, park areas, natural green reserve, swimming pool and kiddie pool, basketball court, prayer room, fitness gym, kids playground, function rooms, meeting room, perimeter fencing, MRF or material recovery facility, elevated water tank, detention pond, backup deep well, services of a property management team. Okay, so this is the picture of the amenities. So this is the club mirror or the clubhouse and the swimming pool. As you can see, maganda po siya. Okay, so you will have this one also within your subdivision. Okay, the swimming pool. So, marami din po siyang open spaces as you can see. Fitness gym, prayer room, and viewing deck. So, yan. Okay. So, let us see kung ano. So, that is it for ano. So, i-explain ko ng konti yung... Let me check first ha. So now, I will explain to you yung uphill and downhill. No? I'll show you the difference po ng uphill at downhill na mga units para mas maintindihan po natin kung ano yung kinukuha natin na property. And also, I'll show you the view. No? Bakit maganda kumuha dito sa Cebu Land Masters? Bakit magandang kumuha dito sa Vilmiro Heights City? So, okay. Okay, I'll show you na. So, okay, this is the view, no? So, ito po yung buong subdivision, yung kanina, yung naka-master plan na map. So, ito po yung Teakwood Hills, no? Fronting Teakwood Hills lang po siya. Magkatabi lang po yung dalawang subdivision dyan. So, this is your view, no? Di ba? Maganda talaga yung view dito sa Vilmiro Heights CDO. So, imagine living on this subdivision every day, experiencing this view, no? So, yan, and we have so this is the entrance, this is their swimming pool, the club mirror, the clubhouse and swimming pool, and this is their basketball court. So, okay. So, now, let us check the, club mirror. Okay, I'll show you, in a while. So, ito po yung club mirror. So, nakita nyo na po ito kanina. Okay, so let us check the aerial view again. So let us check the subdivision entrance. Sorry. So ito pong ang kanyang entrance. So yan.
And again, let us view the basketball court. So, nandito yung kanyang basketball court. Okay. So, this is a wide, still a great basketball court. And let us check their residences. So, Sita and uphill and downhill na lang po yung titignan natin. Para mas, ano, so uphill muna yung tignan natin yung uphill na model, no? So, this is the uphill model. So, okay. So, as you can see, yung terrain ng bahay, pa-uphill po siya ng konti. So, let us proceed to the entrance of the house. Sorry. Medyo naglalag ng konti. Okay. Let us wait lang for a while, no? Kasi medyo naglalag siya. Let us proceed with other units na lang siguro. Let us check Dara uphill na lang. Baka, ano. So, let us wait for a while, no? May konting connection problem lang. So, ito po yung Dara uphill. So, may parang problema talaga ngayon sa signal. And then, I'll show you next time na lang. Okay. Thank God. Okay. Thank you for this one. So, okay. So, ito po ang kanyang difference, no? So, kung uphill, as you can see, pagpasok nyo po, ito po yung living, dining, and kitchen. Then, also, meron siyang elevated part going to your bedrooms and service area. So, I'll show you the other units, no? Kasi parang mas define. Okay, let us show you the downhill part, no? Ng Dara. Okay. Para ma-differentiate nyo po. And we will check other units, no? Kasi mas clear po siya sa ibang units, no? Mas defined po siya. Let us wait for a while. So, for everyone, feel free to comment below lang po, no? Kung may mga questions po kayo, we will try to answer it here live. Okay? So, ito na po. As you can see, living, dining, kitchen, and also downhill po siya. Meron po siyang difference, no? But we will pababa po yung mga kwarto niya. So, let us check other units yung available po natin para mas realistic po tayo, no? So, let us check the available units. So, sita, mid, uphill, and downhill yung titignan natin para mas clear po siya. So, this is a sita, mid, uphill. Okay. Ayan. So, upon entering your house, so, ito po yung pagpasok po natin. Meron po siyang around 4 steps na papunta sa inyong living area, no? So, yung ating mga bedrooms is nasa second floor na po siya. So, medyo may konting elevation po siya going to your living and dining area. And also, you have your powder room here at your side. So, ito po yung nasa, ano, sita mid uphill. So let us check the kitchen area. So medyo mahina talaga yung signal ngayon. Siguro yung kaninang umulan ng malakas dito talaga. So yan, as you can see, ito po yung kanina, yung stairs kanina. So pag when we go 4 steps higher, so ito po yung living, dining, and kitchen, and also your access to your to the back of your house, which will be your service area. And also here at the side, no, yung access nyo po going to the second floor, going to the bedrooms na po. Okay, so let us check the bedrooms.
Ito na po yung kanyang, ay sorry, medyo matagal talaga. Okay, so this is the bedroom, the bigger bedroom. Okay, and last is the other bedroom. So dalawang bedrooms kasi siya. So this is the other bedroom. So now let us check the Sita Mid Downhill. So para makita po natin yung main difference talaga niya, no? Uphill and downhill. Okay, let us wait for a while. So, sa mga nagtatanong kung saan po yung location, again, this is located at Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Okay, let us proceed to the main entrance. Hintayin lang po natin ng konti. Okay, so this is the downhill model. Yan. Yan po yung kanyang difference sa downhill na model. Pababa po siya yung kanyang kitchen and dining. Kasi this is your main entrance, no? So, this is your main entrance sa downhill. So, bababa ka muna. And this will be your living, dining, and kitchen. And also, the access to your bedrooms will be here at the side, no? So, of your entrance. So, kanina, pagpasok po natin sa uphill, we'll go upward 4 steps, then you will have the access, your living, dining, kitchen, and your access to the second floor. Here is, bababa tayo to have the access on our living, dining, and kitchen area, and also the access to the back of the house, which is your service area. So, okay. So, I guess, tapos na po tayo sa ating answering of the comments and also project presentation and showing you, explaining to you the, ano, yung difference ng uphill and downhill. So, guys, I apologize lang po sa medyo mahina po yung signal ngayon, but we still pursue the live, no, kasi para we'll be consistent with it and also matulungan po namin kayo makakuha ng mga properties or see the properties available here in Cagayan de Oro City and nearby area. So if you have comments, feel free to comment below, no, after this live video, or call us or contact us anytime. And kung may mga comments din po kayo, we will answer it through chat, and also we will feature some comments, no, next week sa ating live session naman. So I'm inviting everyone na makakita ng video na ito to join us live weekly 8 PM on our Facebook and YouTube channel, and we will be answering comments and do presentations and show you properties na available po na pwede natin kunin, no. So okay. So thank you sa lahat ng nanonood, and see you on our next video. So bye-bye.